Magandang araw po muli mga boss. Ito pong gagawin ko is Toyota Hiace 2015 model. Papalitan ko po ito ng langis. Aalisin ko po itong oil cap niya sa makina. At pupunta po ako sa ilalim ng sasakyan. Gamit po ako ng wrench na ang sukat niya po is number 14. Luluwagan ko po itong drain plug. At pag naluwagan ko na po, pipihitin ko na po ito ng kamay ko para mas mabilis po siyang matanggal. Ayan po. Sa pag-drain ko po ng lumang langis niyan, ipaplasin ko po yan. Kung meron siyang mga tira-tirang langis, pwede ko po yung gamitin. At kung wala naman, nagpapabili po ako kahit yung pinaka-mumurahing langis lang. Gaya nito, meron po siyang mga tira-tirang langis na naipon niya, mga 3 litro. Kasi hindi naman kapag gumamit ka ng langis sa makina mo, perfect kagad na yung sukat na ilalagay. Laging karamihan dyan may nasusobra talaga. Eh, itong may-ari ng sasakyan, siguro nakasobra siya ng 3 litro sa tagal ng pagpapa-change oil niya. At pag naisaling ko na po ito, na itong ipod yung langis na 3 litro, tatakpan ko po muli yung makina niya at paandarin ko po ng mga 3 minuto lang para malinis. After 3 minutes, buksan ko po uli yung takip. Pupunta po uli ako sa ilalim ng sasakyan. I-drain ko po ulit yung langis na ikinarga ko. Gamit po ang number 14 na combination wrench. Tatanggalin ko po uli itong drain plug niya. At sa pagkakataong ito, i-drain ko po ito ng 15 to 20 minutes bago ko ilagay yung drain plug. At dito naman po sa pinaka ibabaw ng makina, kung saan nandun po yung pinaka oil filter niya, gagamit po ako ng oil filter wrench. Tatanggalin ko po yung pinaka oil filter. Kasali po yan sa mga papalitan pag nag-change oil kayo mga boss. Every time na mag-change oil kayo, dapat po pinapalitan talaga ang oil filter. Ngayon, kung ayaw nyo naman palitan yung oil filter, pwede rin naman po. Kaya lang, depende po yun kung kailan nyo po nagamit, kung bago lang po ba. Pwede rin naman po. At pag nalawagan ko na po yung oil filter, gagamitan ko po siyempre ng kamay para mas mabilis at makukuha ko na rin yung pinaka-oil filter niya. Yung oil filter po nito mga boss, ang number po niyan, kasi original pa po yung oil filter na yan, isa kasa po ito nagpapagawa eh. Ang ikakabit kong oil filter yan, yung replacement Japan na big. Ayan po yung ang laman po nito, mga boss, kulang 8 litro. Kaya bali 2 galon yan. Ito naman po yung pinaka oil filter niya. Ayan po. Ang part number po niyan is C111. Pinaka number ng oil filter pala. Bubuksan ko na po ito, itong 2 galon na langis para ready na ako pag nagsalin. Siyempre, pupunasan ko muna yan, tsaka ako ilalagay yung drain plug. Sa paglagay po ng drain plug, mga boss, lagi ko po sinasabi sa inyo, gamitan nyo po muna ng kamay. Kasi halos karamihan sa mga na-change oil ko,
masisikip ang mga drain plug. Dahil nga po sa hindi minsan maganda yung pagkakakabit nila ng tornillo ng drain plug, kaya nyo sa pagtinanggal mo, palustrid eh. Kaya ayan ang pag-ingatan nyo. Pagkatapos na, siyempre isunod nyo na po yung pagpunas nyo ng lagayan ng oil filter. Punasan nyo po yung maigi. Dapat po, malinis na malinis po yan bago nyo ilagay yung oil filter. Kasi pag may kumalso dyan na kahit maliit lang na dumi, possible po yan tumulo. Kaya ang pinakamaganda yan, silipin natin. Yan. Ito nya, malinis na. Hindi ko pa nakita yan. Dinukot ko lang na kamay ko yan. Camera na lang ang ginamit ko para makita ko kung malinis o hindi. Siyempre, ngayon alam ko naman na malinis na. Ano pa dapat gawin? Di ilagay na natin yung oil filter niya para makatapos na tayo ng pagtatrabaho. At kung may gusto pa tayong ibang gawin, di makagawa natin. Ganun lang makasimple mga boss eh. Kayang-kaya niya sa bahay niyo. Kahit high-ace pa yan, kahit malaki pa yan. Discarte lang. Basta maganda yung pagkakajak niyo ng body. Yan. Para iwas aksidente kayo. Nasa pag-iingat nyo po yan. Tapos gamitan nyo na po ng oil filter rinse nyo. Yung oil filter rinse nyo, mga boss, yung pinanghihigpit ko, 500 lang yan, kasama na lahat. Pati yung handle, kasama na. Pagtapos mong higpitan, punasan mo rin. At syempre, dito na tayo sa pagsali ng langis. Yan po, nagsasalin na ako. Sa pagsasalin, boss, huwag yung bibiglain. Kasi, bubulwak yan. Kita nyo, may konting basa po. Tumapon ako sa akin yan. Hindi, alam naman natin, hindi natin maiiwasan yan. Kaya, tip ko sa inyo, huwag yung bibiglain. Ayan, punasan ko ulit. Then, sukatin ko po yung langis. Naging ugali ko na po kasi yung magsukat ng langis kahit na alam ko na po yung litro na dapat kong ilagay. Maganda na po yung subusunod tayo sa rules ng sasakyan. At ilalagay ko na po itong takip. At pag nailagay ko na po itong takip, susunod ko po dyan syempre, pa-starting ko na. Ito na po. Hindi po mga boss, maraming salamat. Nakatapos na naman po tayo ng trabaho. Sana po mga boss, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At sana, sa pagkatrabaho nyo naman, kung may ganito kayo sasakyan, tagdagan nyo po ng pag-iingat. Tandaan nyo po, sa pag-iingat nyo, kayo din po ang makikinabang.